Mayor. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng nakikinig ng teleradyo. Alam ko po na kami ay naputol noong po kami ay in-interview noong kasagsagan ng lakas ng bagyo. At dahil po ito ay dulot ng pagkawala po ng mga linya ng telekomunikasyon dito sa aming bayan. Paumanhin po sa inyo. Opo. Pero at least nakabalik na po, Mayor, ngayon, no? Kung nakakausap na po namin kayo. Ang smart telecommunications po ay wala pa hanggang ngayon at wala pa rin po kami linya ng kuryente, pero nagkaroon na po kami ng signal ng Globe dito sa aming bayan. Opo. Kamusta po, Mayor? Medyo na grabe yung maraming bahagi, pero kayo, parang kayo yung unang sumalo nitong puwersa po ng bagyo. Actually, kami po ay nahagip lang nitong bagyong Ulysses. Mm-hmm. Ang talagang tinamaan po dito sa isla ay ang municipality of Patnanungan. Kami po kasi dito sa Polillo Island is composing of 5 municipalities. Mm. Kami po yung mother town, Polillo. Opo. At meron pa po kami mga kalapit bayan, ang bayan ng Humalig, Patnanungan, Bordeos, at Panukulan. Mm-hmm. So kami po ay 5 bayan dito sa Polillo Island. Pero ang landfall po talaga ay tumama sa municipality o Patnanungan. Kami po ay nahagip. Ang tiyak ko po, sila ang mas malaki yung damage. Ito pong Humalig, Patnanungan, at Bordeos, at Panukulan. Opo. So, dito po sa bayan Polillo, malaki din po talaga yung naging damage. Mm-hmm. Marami pong bahay ang nawalan po ng mga bubong. Marami pong mga residential houses na dadala po ng alon, lalo na po itong mga nasa coastal areas. Opo. Marami pong puno ang natumba, lalo na po ang poste ng kuryente dito sa amin. Ito pong along provincial road, halos majority po doon sa mga electric post ay natumba, kaya hanggang ngayon wala po kaming kuryente. Mm-hmm. At so far naman po sa kabuuan, kahit po maraming mga damages, wala naman pong buhay ang nawala. Lahat po kami eligtas dito. At ito pong, kung ano man po yung, kung ikukumpara po sa mga naging damages sa ibang bayan, sa ibang lugar na tinamaan po nitong bagyong Rolly, at saka ito pong tinamaan din po nitong huling bagyo na Ulysses, ay kami po ay mas mapalad pa dito sa bayan ng Polillo, dahil bagaman po maraming mga damages, ay kami po iligtas. At masasabi po namin na kami po ay mas blessed at pinagpala ng Diyos dito sa aming bayan. Grabe, Mayor, nasa lantana po kayo, pero iniisip nyo pa rin po ay yung ibang mga bayan, dahil nga po sabi nyo at least okay po kayong lahat dyan, wala pong nasaktan. Pero Mayor, may kailangan po ba na ayuda kayo dyan at ang ating mga kababayan na naapektuhan nitong bagyo? Marami po kaming kailangang ayuda. Una-una po mga construction materials, dahil syempre mahirap po ang buhay dito sa amin. Hindi naman po kayang i-provide ng lokal na pamahalaan ang lahat ng mga pangangailangan ng aming mga kababayan. So, mga construction materials po para mabigyan tulong po natin na maipagawa muli yung mga nasirang tahanan. Gayun din po mga relief goods po, dahil sa ngayon hindi po makapaghanap buhay ang aming mga kababayan, at sila po ay abala dito sa pagkukumpuni ng mga nasira sa kanilang mga ari-arian. At gayun din po hindi pa rin po sila makapaghanap buhay, dahil marami din po mga bangka ang nasira dito sa Along ng Dalampasigan. Dahil kami po dito sa Polillo, nabanggit ko na nga po, out of 20 barangays, ang 17 po dito ay coastal. Kaya masyado pong apektado yung amin pong mga pangisdaan po dito, yung pong livelihood namin pagdating sa pangisdaan. Saka po sa agrikultura, marami po talaga nasira ng mga halaman. Kaya medyo talagang kailangan po namin ang assistance dito sa aming bayan. Tapos napasabay pa po dito yung pagdami po ng COVID cases dito sa aming bayan. Mm-hmm. Among 3rd to 5th class municipalities po, kami po ngayon yung may pinakamataas na insidente ng COVID cases dito sa province of Quezon. Kaya ito po na napasabay pa po itong problema namin dito sa nangyari sa pinsala ng bagyong Ulysses. Kaya sobra po nangangailangan talaga ng tulong ang aming bayan. Okay. Mayor, may tanong po ang ating kasamang si Johnson Manaba. Tito Johnson? Mayor, yes, magandang umaga yes, po. Yes po, magandang umaga po, Sir Johnson. Nabanggit ho ninyo yung COVID cases. So ngayon ho, ilang COVID cases meron kayo dyan sa inyo?
Sa ngayon po, kami po ay mayroong 117 COVID cases dito. At dito pong mga nagdaang araw, kami po ay dito nakatutok dahil nga po from dalawa, ito po for one month, nag-increase na po ng 116 na ang cases po namin dito sa Polillo. At ang amin pong LGU ay abala dito sa para nakatutok po kami dito sa mga cases ng COVID namin. Sa ngayon ay kami po ay na-divert ang attention dito po sa pagtutok naman sa mga pinsala ng Bagyong Ulysses. So ito po yung kalagayan namin, medyo hindi po nagiging maganda yung nangyayari dito sa aming bayan. Opo. Last na lamang po, Mayor, ang Balisin Island po ay nasa jurisdiction po ninyo sa Polillo Island. Kumusta ho ang Balisin, Mayor? Yes po, ang Balisin, ang Barangay Balisin po ay nasa jurisdiction po ng Polillo Island. May mga tumatawag po sa akin from Balisin. Tingin ko po hindi masyado pong affected ang Balisin. Mas affected po kami dito sa mainland Polillo dahil sila po ay malapit po dun sa may area ng Alabat Island at Mauban, Quezon. So medyo malayo po sila sa amin. Nasa ibang part po sila ng Polillo, Quezon. Alright. Ang sa kabuuan, ang Balisin po alam po ay hindi masyadong na-damage kumpara po dito sa mga coastal barangay na narito po sa mainland Polillo. Alright. Sige ho, Mayor. Maraming salamat po sa oras po ninyo at mag-iingat po kayo, ha? Thank you po, okay, Mayor. Okay po, salamat po ng marami at isang magandang umaga po sa ating lahat. Iingat po kayo, Mayor po. Okay po, thank you po.